natikman niyo na ba si Bossing Vic? Eh, si Babalu? Si Atigay? Pero tingin ko ang pinakamasarap, yung Binoy. Kala niyo kung ano sinasabi ko, no? Eto po yun. Umu-order po ako. Andito tayo kasi ngayon sa Gotobox. Na naman po tayo sa Nadia's Food Trip dito po sa Marikina. And we are so lucky to be here dahil meron tayong bagong lugar dito na pwede na naman natin na kaguluhan dito dahil napakasarap daw po dito ng kanilang goto. Goto at yung mga silog. Isa sa mga paborito ko dahil I'm a breakfast person at mahilig po ako sa mainit na sabaw. Kaya nandito tayo ngayon. And to explain more of our new adventure dito sa Gotobox, let's call in Chef Romel Guevarra. Hi, Chef! Hello, Chef! Thank you! Welcome to Gotobox po. Yes, thank you po. And alam mo, nakaaliw kasi nakakatuwa itong menu nyo. Ah. Masama na loob ko kasi walang Nadia. Pero okay lang. Tingin ko papalitan ko. Hindi. Nakakatuwa. Saan po nanggaling ang concept nitong Gotobox? Well, idea po ni Bon Ed, our owner po, and syempre with the management team and staff, kitchen staff. Oo, nakakaaliw eh. Combine na lang po namin yung idea. Eh, Chef, ano naman po ang inyong bestseller dito sa Gotobox? Actually, our bestseller po sa Goto natin, we have Goto Marikit and Goto Lokan. We have two versions po ng ito ha, nakakaaliw. Bakit Goto Marikit? Goto Marikit po, before po kasi, hindi po Marikina. Marikit na. It means po pretty city. So, yung Marikit din po, ni-name din po siya sa statue na babae sa River Park. Yes. After Undoy. So, yun po yung naisip namin. So, magpaganda po Goto Marikit. Goto Marikit ang tikman. At may isa pa sila na Goto Lakan dahil po ang may-ari ng Goto Box ay Taga Bulacan. Goto Nadia. Magaling din yun, Goto Nadia. Okay din yun. Chef, parang hindi ka natuwa. Anyway, ako po ay magta-try at o-orderin natin ngayon to. And mind you, tignan nyo naman ang mga presyo dito ha. Pa-close up nyo to mamaya. Sobrang sulit po dito sa Gotobox. Kaya pag kayo naligaw sa Marikina, wag na hindi kayo dumaan dito sa Top 5 ni Nadia sa Marikina ang Gotobox. Hello guys, at eto na, it's tiki man time na. Kala nyo kanina kung ano mga sinasabi kong mga natikman nyo na ba si Bossing Vic. Dahil ito po, lahat po ng halos ng pagkain dito eh may kapangalan na artista. Ngayon, hindi ko alam kung anong galit ni Chef at ni Nick sa akin para ihanda lahat to. Na parang, hindi ko alam saan ako mag-uumpisa. Pero dahil ito ang sinasabi nilang bestseller, titikman ko muna ang Gotong Marikit. Because Gotong Marikit is the specialty of Marikina. At akala nyo, mga toppings lang ang nag-iiba-iba dito. Hindi. Ito palang Lugaw Marikit ay Dilaw. Ito ang Lugaw Marikit, dilaw. At ang lugaw na Bulacan ay kulay puti ang lugaw. So, hindi lang pala toppings ang nag-iiba-iba dito, kundi pati mismo yung lugaw, iba-ibang flavors, di ba? Mix. Kaya, eto, kung ako'y titikim, pero napakalayo ng ating top silog, dito muna tayo sa inasal. Tapos, titikman ko rin, syempre, Chef. Eto si Babalu. Nasaan ba si Binoy? Si Binoy po. Si Binoy. Ano naman ako eh. Nalito ka na. Ito po. Okay. Si Catriona nasaan? Nandiyan din si Catriona.
Oh, yan. Kaya kanina tinatanong ko sa inyo kung natikman nyo na. Pwede nyo pang natikman si Ate Vin, tsaka si Ate Gay eh. Iba dito sa Gotobox. Okay? So, ito ang unfair na part dahil ako lang daw ang titikim. Gusto ko lang talaga. Curious lang ako sa puting lugaw. Dahil kahit sa bahay namin, ang kinakain namin, chef, more on kasuba. Diba? Pero dahil tayo ay blessed at napunta tayo dito sa lugar na to na hindi ko akalain na talagang isa-serve lahat na nasa menu. Diba? May kwento ko lang, ma'am. Ang maganda po dyan sa goto namin, talagang we're using pugon sa commissary namin and we're slowly cooking it for 12 hours. Okay. Kaya para siya, kaya, ramen, may, yeah. Tumalasa siya. Ito ang sarap. Ito yung ano, no, chef? Yes, ano po? Goto Bulacan. Bulacan, magputi. Ito naman yung... Goto Marikit po natin. Marikina version. Marikina version. Magkaibang magkaiba? Magkaibang magkaiba. I mean, I can, yeah, masarap pareho. Dito muna ako. Dito ako. Kasi mas maano ko eh, mag-ginger. Grabe ako mag-ginger. And syempre, pag ikaw nasa restaurant na lalo na pag Pinoy, ang talagang pambato dyan ang inasal. So, iba-iba tayo ng mga, ano to, mga marinade, di ba, chef? Minsan ang inasal, ewan ko, if you believe na isa sa pinakamahirap i-marinate ang inasal. Kasi pag sumobra, hindi masarap. Pag kumulang, hindi rin masarap. So, may eksakto lang. So, kanya-kanyang ano lang yan, trip ng timpla. Lang ako lang kakain. Para po talaga yun sa inyo. Ilang hours nyo binabad yan, chef? Actually, overnight marinate. Kaya, yung manok pa lang, ulam na. Pero, tinatawag ako ng kanin. Mix na sarap. Chef, napakasarap. Guys, kailangan ko ng 10 hours. Nagkakain na po ako. Kaya, pag kayo'y naligaw dito sa Marikina, wag na hindi kayo pumunta dito sa Gotobox. Can you please invite them kung saan may mga social media ba kayo? Saan nila pwede kayong i-follow? I'm inviting all people from Marikina and from other neighboring places to visit Gotobox here at Hill Fernando Avenue, Marikina, here at Boxyard, former truck yard. So, punta na kayo para malaman nyo kung gaano kasarap ang pinag-uusapang pag-araw-araw ng Goto, Pares at Silog. Yan. Chef, kayo naman po, dahil ipagmayabang mo naman ang iyong mga yes, specialty. Since ako, taga Marikina, in-invite ko lahat ng family, friends, and co-workers before here at Gotobox, araw-arawin ang sarap. Yes. At ito, chef, ang ihuhuli ko, yes. Ano ba ito? Our Gotobox office hit po. Gotobox office hit. So, guys, masensyahan na. I have to say goodbye. But for now lang yan. And I will see you guys soon again. And more power to Gotobox. Thank you. Yes, thank you. Thank you. Maraming salamat po sa pag-visita sa amin. Sa aking mga subscribers dyan, dito, punta na tayo sa Gotobox. Hello again and welcome to Cucina Ni Nadia. Andito po tayo sa food trip at andito tayo na naman. Naligaw tayo sa isang lugar dito sa Marikina, sa Calderon Street. Isa po sa famous na lugar dito sa amin na ikinatutuwa ko kasi unang-una napakasimple ng mga tao rito. Simple ng aming chef dito at even the food looks so incredibly, basta nagsasalivate na po ako dito. napakadami po mga choices, pero ang nakakatuwa is you can only find it here at Cafe Lidia. Joining us today is a friend of ours, a good chef, a great person who just gives us smiles whenever he serves us the food. And you can feel the warmth in his heart na talagang passion niya ang magluto. Please welcome no other than Chef Romel Guevarra. Hi, Chef! Good afternoon, hello. Chef. Mm. Chef, unang-una maraming salamat at bigla namin ginulutong restaurant niyo. Chef, I would like to thank you first and foremost and
gusto ko rin malaman kung paano po nagsimula ang Cafe Lidia. Nagsimula po ang Cafe Lidia ng isang simpleng kape lang. Talaga? Tapos, nagdumami ang mga, siyempre mga customer namin. Ito, nag-start na kami ng create na another ng menu. Oo. Dinagdagan na namin ang dinagdagan. Yun nga, Chef, napansin ko po sa menu ninyo, may Italian, meron ding mga American, meron din tayong Filipino, which makes it a place na talagang all day, pwede nyo pong puntahan tong Cafe Lidia. Ito pong mga nasa harap natin ngayon, piling-pili natin ang mga specialty ninyo. Can you please explain to us? Like, syempre, itong chicken marsala, di ba? Yan ang isa sa paborito ko dito. And ito ang ating... house pizza. Ang house pizza po ng Cafe Lidia, it consists of... pepperoni, different kinds of vegetable. Mm-hmm. Binigyan namin sa ng season na meat. Mm-hmm. So, combination na siya ng vegetable and long meat. So, Chef, ito ang pinaka-best part. Magkano po ang pizza natin? Mura lang yan. That's, 255? Yeah, hindi lang po nag-range ang 200-250. Yan. Alam mo, yun ang pinaka-nakakatuwa sa menu nila. Talagang pag tinignan nyo at binuksan nyo, hindi kayo maniniwala sa prices. Dahil mukha na siyang sobrang elegante yung pagkain. Ang sarap ng ambiance, ang ganda ng lugar. And then, ganun pa ang prices. Kaya, ito Chef, di ba? This is the salmon tartar na kayo lang din ang meron yan. Okay. Di ba? At ito naman, explain yung yung pasta. Pinirate ko din sa aking boss na Pasta Lidia. Pasta Lidia. Yan, may mga olives naman yan. Healthy yan. And ito yung ating baked penne. And of course, we have ito Chef. Gusto ko ito. Ito po yung aming version ng surf and turf. Surf and turf. Saltikaw po yan na parang may shrimps, no? Yan. Chef, please invite them dito po sa Cafe Lidia. Punta po kayo dito sa Cafe Lidia sa Kalumpang Lampo sa Marikina. Napakadali pong puntahan. Yes, at pag kayo po'y naligaw sa Marikina, wag na hindi po kayo mapadaan dito sa Cafe Lidia. Chef, maraming salamat. And God bless you po. Maraming thank you rin po sa inyo. Thank you, Chef. Eating time! This is the part where I say I love my job. Sobrang sarap po ng trabaho ko. Tingnan niyo naman po itong mga choices na nasa harap ko ngayon. And this time, I want to try this appetizer dito sa Cafe Lidia. It's called the salmon tartar. Why? It's salmon cubes baked, I think it's baked or fried, no? Breadcrumbs. Tapos, meron po siyang tartar sauce. Yum. Tapos, titikman natin tong Pasta Lidia. With olives, tuna, and oil-based po siya. Sobrang sarap po. At, mura-mura, masarap, napakadaling puntahan, napakabait ng mga tao, and meron pa silang cappuccino freeze. Napampanga. Punta na po dito sa Marikina. At eto na naman, natapos na naman tayo sa isa pang food trip dito sa Marikina City. I hope you guys enjoyed our food trip today and for the whole month. At sana sa iba pang namin mga food trip, kasama pa rin namin sa kayong lahat. Again, thank you. Please like, subscribe, comment, share. Let us know your views and your opinions dito sa ating food trip. Baka may ibang lugar pa tayo pwede puntahan. Kaya maraming salamat sa lahat ng sumama. Again, this is Nadia Montenegro for Cucina Ni Nadia on YouTube. God bless you all!